Vice-Presidente, Supreme Court Justices at Ombudsman. Sa Kamara, nagsisimulang bumulong ang kaso ng impeachment. Ang Senado naman ang maglilitis at magbababa ng hatol. Sakali mang sabay na mabakante ang pwesto ng Presidente at Vice-Presidente, ang third in line ay ang Senate President. At kung hindi siya pwede ay ang House Speaker. Kapangyarihan din ng Kongreso na magkumpirma o tanggihan ng ilang presidential appointee, magdeklara ng gyera, palawigin o babawiin ang pagsuspindi sa pribilehyo ng writ of habeas corpus o deklarasyon ng martial law. Kailangan ding sumang-ayon ng Kongreso sa amnestiyang igagawad ng Pangulo at anumang treaty o international agreement ay dapat sinang-ayunan ng two-thirds ng Senado. Ilan lamang ito sa kanilang mabibigat na tungkulin, kaya ang pagpili dapat seryosohin. Deyo Bugawisan, GMA News. Para sa makabuluhang diskusyon, samahan niyo po kami sa aming official social media accounts. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan po ni Miss Jessica Soho, ako si Cara David. At ako naman si Howie Severino at ito ang State of the Nation. Ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang.